grabe yung pasasalamat ko kay Pao na na-realize ko na he would shield us from anything. Alam mo yun, yung parang lagi niya sinasabi sa akin na okay lang, wag ka lumabas, ako na. As in, noong umpisa ng pandemic, hindi niya ako pinag-grocery. Writer, E-H, Studio. Grabe yung pasasalamat ko kay Pao na siya yung talagang nagsasacrifice. I mean, sobra-sobra yung sacrifice niya at this time. I mean, kasi syempre, ano ba trabaho namin, di ba? Kung hindi, sobrang na-realize ko na he would shield us from anything. Alam mo yun, yung parang lagi niya sinasabi sa akin na okay lang, wag ka lumabas, ako na. As in, noong umpisa ng pandemic, hindi niya ako pinag-grocery kasi ang point niya is kung hindi natin sure pa kung saan ba nakukuha. So, ayaw niya ako mag-grocery kasi ayaw niya na ma-expose ako sa labas. Eh, ako yung laging hinahanap ng mga bata. Sa akin, dikit yung mga bata. So, as in yun, hindi siya nag-grocery ha. Kaya parang ako, hala, ano nangyayari? Tapos, nang nag-slowly bumabalik na nga to work, yun, lagi niya sinasabi na, you can stay at home. You have a choice. And yung choice na yun, importante yun para sa ating mga babae. Sobrang importante yun na meron kang choice. At feeling ko yun kasi yung nawala din sa akin before. So, ngayon parang sobrang na-appreciate ko na parang, uy, meron akong katuwang. Alam mo yun na... Nag-aalaga sa'yo. Ha? May nag-aalaga sa'yo. Oo, uy. Tsaka yung hindi ka na parang walang choice na. Ay, kailangan ko pa rin i-risk yung sarili ko kasi, pero iisipin mo rin yung mga bata, mahirap eh, sobrang hirap talaga. I mean, mahirap na nga to begin with na maging isang nanay, tapos isasabay mo pa na ano, mag-provide ka rin. So, sobrang na-appreciate ko kay Pao yun. Talagang sinishield niya kami, na kung pwedeng, wala talagang, alam mo yun, walang ma-expose, walang magkasakit, kung pwedeng, hindi na talaga kami lumabas ng bahay, hindi talaga kami lalabas ng bahay, and sobrang na-appreciate ko yun. Sobrang. Ako siguro I miss and look up very much to my lola. Actually, lola lang tawag ko sa kanya, pero yaya namin siya. Yaya siya ng mama ko, silang magkakapatid, tapos naging yaya ko rin siya. So, kaya lola yung tawag ko sa kanya. Wow. She's in heaven now, but yung mga lessons na natutunan ko from her, yung mga memories with her, until now, nasa sa akin pa. So, alam niyo yung tipong pag nakikita ko si Summer, naalala ko siya, tapos ma-realize ko na, ay, sayang, di sila nag-abot kasi sobrang matutuwa siya, ganyan. Kasi yung lola ko na yan, since yung mom ko was an OFW, so siya yung talagang physically nagparamdam sa akin ng kung paano ba ang isang nanay. So, sa kanya, medyo siya yung nurturing part ng pagiging nanay ko. Yung parang, kasi yun, mahilig yung kumatok sa kwarto namin dati. Kahit hindi mo kahit sabi mo hindi ka gutom, ano gusto mong kainin? Sabi mo wala. Eh, ano gusto mong kainin? Yung parang sa kanya ko natutunan yung mga maliliit na bagay na yung busog ka, yung pag-aasikaso mo nung mga gamit ng anak mo, kahit papel lang yan, ganyan. Parang it shows love. So, I think, a bunch of yung kung ano ko bilang nurturing mom is because of her. So, kahit na, wala kasi yung anak, naging old maid siya because of our family. So, sobrang na-appreciate ko talaga siya. At hanggang ngayon, parang piling ko kasama pa rin namin siya. Yun. At the same time, na-realize ko na ikaw talaga yung core ng pamilya mo, lalo na ng mga anak mo. Nanay, yes. Kasi, ngayon, kahit na gano'ng kahirap, kahit ikaw mismo hirap na hirap ka na, sa panahon ngayon, parang sa'yo pa rin sila huhugot ng lakas. Yung parang ubus na ubus ka na, pero iiyak mo na lang sa banyo. Tapos paglabas, tapos na, wala na. Anyari, ganun. Tapos yung minsan, hindi mo alam, nanonood ka lang naman ng TV, tapos grabe yung iyak mo, sabi sa kanila, okay ka lang? Ay, okay lang naman ako kasi hindi naman nakakaiyak yung palabas. Pero kailangan mo kasi maging strong para sa buong pamilya mo. And it's a very difficult time. Pero it's very beautiful kasi
gusto mo ba na iba yung core ng pamilya mo? Syempre hindi, 'di ba? You would love to take the job anytime, 'di ba? I mean, hindi naman natin gugustuhin na sa iba sila kumuha ng strengths, 'di ba? Iba yung foundation nila, gusto natin tayo 'yun. Tayo yung core nila. At 'yun, I see it as a beauty, as strength natin bilang mga babae ngayong panahon na 'to. Kahit na nahihirapan tayo, pero at the same time, they are also our source of strength. Alam natin yan. At the same time, weakness din natin sila. Pero napakaganda, di ba, kung paano ginawa ng Diyos yung pagiging, ano ba, interdependability natin sa isa't isa, lalo na yung unit natin as a family, na parang, lalo na tayong magulang, ay, nanay, tayong mga nanay, we carry our kids talaga. Ever since na ibinigay sa atin, dinala natin sa sinapupunan natin, hanggang sa ilabas natin, hanggang sa tumanda sila, dadalhin talaga natin sila. At alam kong, kahit ako eh, hanggang ngayon, pag may problema ako, or meron ako mga iniisip, may mga nagbabother sa akin, nanay ko pa rin pinagsasabihan ko. Yung nanay ko na, syempre, wala na siyang nanay dahil wala na yung lola ko. At the same time, ngayon, kausap na rin niya ako bilang isang nanay din. Alam mo yun, nag-evaluating relationship niyo. So, it's just really the beauty of it. Being a woman in the core of your family. Yeah. Okay. Okay lang ka na mag-work talaga, lalabas. Hindi pa ko ready. Oo, pero alam mo, Ate Rose, blessed naman kasi kami. I mean, sobrang blessed talaga na during pandemic, alam mo yun, may mga work kami na dumadating na nasa bahay lang. Alam mo yun? Work from home na talaga. Thankful kami na, like, kailan pa ako nag-endorsement with my kid kung kailan pandemic. Alam mo yun? So, sobrang, lagi sinasabi nga namin ni Gina, it's been a learning curve for all of us. Isipin mo yung first TVC ng anak mo, i-shoot niyo sa bahay. Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang, ha? So, ganun katindi. Ang hirap kasi, buti sana kung si Summer lang, eh, andun din ako. So, ang hirap ba? Kailangan mo paatayin yung bata, pero kailangan ikaw din maganda mo. Lahat. So, sobrang, naging, sobrang experience, memorable experience yun for us. So, yun, sobrang thankful kami. Sobrang thankful talaga, ate. Sobra. The uncertainties. Kasi, yung mga anak mo, hindi mo naman kayang iplano. Kasi ako, mahilig ako magplano. Yung gusto ko, alam ko kung ano nang mangyayari sa akin ng 1 week, 1 month, alam yun? Yung gusto ko. So, yung simula nung naging nanay ako, parang lahat na lang, hindi na naging planado. Wala. Walang plano. Oo, burado. So, nahihirapan ako. Tsaka, ako kasi meron ako laging certain expectations and very idealistic ako. So, pagka merong mga bumps along the way na nagulantang talaga ako kasi nararattle ako. Uy! So, but there's a beauty in it na parang narealize ko na, uy, kaya ko naman pala. Kaya ko naman pala mag-handle ng hindi sa mga bagay na hindi ako sure na yung hindi. Tapos sobrang persistent pa ako. Yung parang gusto ko lagi na kapag alam ko na merong paraan para sa lahat ng bagay. Kapag may gusto ka, may paraan. Pero it's not like that when you're a mother. Sometimes you have to wait. Sometimes you just have to let go. So may mga ganun, may ganun pala mga approach. Kailangan persistent. So, ayun, may mga times na ipagdadasal mo na lang talaga. So, yun, natutunan ko. Ay, for Miss LJ, kamusta naman po yung buhay na may preteen na boy? sabi ko nga kay Lachina na parang, tsaka kahit kanina, sinasabi ko na iba talaga ang experience ng mga bata every stage of their lives. Iba-iba talaga. Merong maganda sa every stage at meron ding mahirap. Syempre ngayon, it's just another stage of aki. Ngayon lang talagang pandemic, talagang as much as you should have built and instilled yung character nila nung
younger years, like around 4 or 5, ganyan. Ngayon, kakaibang character building. Kasi papunta na sila, ano eh, adolescent period na eh. So, kailangan talaga, hindi na sila talaga binibaby. You're really preparing them for the future. Sabi ko nga kanina na hindi pwede ngayon eh, alam ko it's a very difficult time, hindi pwedeng basta comfort them lang. At the same time, kailangan natuturuan mo rin sila kasi it's a very different times na, tapos paano kung in the future mangyari ulit, hoping na syempre maging better naman sana bago maging at si Aki, diba? Pero alam mo yun, eventually, he will have his own family at saka nga, gaya ng sabi ko kanina, natatakot kami na paano kung may mangyari sa amin? Paano sila magkapatid? Alam mo yun? So, hindi naman sa pinipressure namin si Aki, pero we just want to teach him. Alam mo yun, just in case. Kasi siya yung mas aware eh. Alam mo yun? So, yun, mahirap. Mahirap. Lahat eh. Lahat naman ng stage mahirap. Pero it's just something new for me. Kasi, syempre, sabi nga nila, Gina, ayan, at least na-experience mo na. Tatanungin ka na lang. Na. Yung mga anak namin sa stage na yan. Oo. So, like, oh, sige, babalikan ko kayo. Kasi si Gina, tawang-tawa siya kay Salem eh. Na, grabe, LJ, yan pala yung likot ni Aki dati. Ito pala yun. Ganun. Napagdaanan na ba siya? Survive naman siya, so may hope tayo na makapag-survive. Buhay pa ako! Buong-buo pa ako, Gina. Makakasurvive. Matanong na ba ngayon si Aki about many things sa life na parang minsan iniisip mo, ano kayang sasagutin ko sa anak ko? Oo naman. Alam mo, Chris, maaga silang nagtatanong. Na magugulat ka. Yung age ni Stellar, yan. Marami na silang tanong. So, yung yun age niya, kakaibang level na to. Yung tanong. Yung papunta nga talaga yung moments, di ba? Mapapaganong ka. Ah, sabi. Oo. Naman siya. Kunwari, pag ako daw nag-work, bakit daw hindi siya pwedeng mag-hello, mag-excuse me at magtanong, ganyan. Pero pag daw nag-school, nagtatanong daw ako. Oo nga naman, bakit nga naman ganun? Bakit daw siya kailangan kumakatok? Kami daw hindi kumakatok. Ah, okay, oo nga naman. Ang hirap mag-explain. Sorry, kakatok na ako. Oo, yung mga simple ganun, pero alam yun, pero yun nga, may, syempre may mga iba pang deeper. Yun lang yung funny ones, pero may mga deeper na rin na mga knowledge and curiosity si Aki na surprise din ako. I mean, I'm sure lahat naman ng moms dadaanan yun. Summer, sobrang cute eh. Mahilig talaga siyang mag-thank you. Pero meron siyang thank you na kakaiba kapag alam niyang ako yung nagluto. Yung parang, thank you mom. Tapos yung parang sobrang in love siya sa'yo. Yung parang na-appreciate niya sobrang na parang, sobrang tuwa niya. Sabi niya, yum, mommy, yum. Thank you, mom. Thank you. Ganun siya. So, ang cute-cute lang kasi 2 pa lang naman siya. Although talagang madaldala siya pa sa 2 years old. Na-appreciate ko yung mga ganong gesture ni Summer. When it comes to Aki naman, kasi syempre malaki na siya. So, sometimes we would have heart-to-heart talk. Alam mo yun? Kasi we do devotional together. Sinasabi niya na, thank you mom, ganyan, I love you. Tapos, sabi niya, mom, you're the best mom for me, ganyan siya. Tapos, sabihin niya na, kapag minsan meron akong mga decision na nakukuwento sa kanya, na alam niyang involves them. Sinasabi niya na parang, you made the right decision, mom. Tapos, sa hug niya ako, sobrang sabihin niya, I love you, mommy, ganyan. So, sa age niya kasi hindi na, parang ina-expect natin na hindi na sila ganun kalambing. So, but si Aki kasi talagang napakalambing na bata niyan. Sobra. Kaya, makulit pero, sobrang kulit pero, malambing talaga. So, siguro rin kasi ako as a mom, sobrang malambing din ako sa kanila. So, na-appreciate ko yung nababalik nila sa akin yung lambing. Siguro nga, katulad ng sabi ni Gina na kung ano yung pinapakita mo as a parent, ganun din talaga eh. Bumabalik talaga siya. Alam mo yun. May si Aki, sobrang ako. So, athletic, malikot. Yun. Yung energy niya sa akin. Pero yung pagiging soft-hearted niya, yung sensitive.
sa akin din. Kasi si Summer, may ganun din siya. Nakakatawa kasi pinapanood namin ng Frozen. Sinubukan lang namin. Yung first time niya napanood, umiyak siya. Ano ma-freeze na si Anna? Sabi ko, uy, ano nangyari? LJ na LJ yun. Grabe. Si Aki dati, umiiyak siya sa movie house. Yung Coco, pinanood namin, grabe po ka kaming ewa. Uy, uy, bakit pati naman ako, iniyakan ko yun, no? Pero nung pinalabas, ilang taon lang si Aki, tsaka lalaki siya, nagulat kami, na parang, ha? Ano nangyayari? Tsaka pareho kami. Emotional. Tapos, kaya nakakatawa, kasi parang, sabi ni Pao, oh my God, tatlo na kayong ganito, iyakin, anong mangyayari? Tapos, yung luha pa nung dalawa, as in, buong-buong ganyan. Di ba, change, pag umiiyak ako, buong ganyan, makapal. Tapos tumutulog ganyan. Yung punong-puno yung mata, tapos tumutulog ganyan. Sabi ni Pao, ay, umaagos. Pero ang nakakatawa kay Summer naman, oo, ang nakakatawa kay Summer, parang mix namin ni Pao. Kasi, makulit ako at energetic. Si Pao, loko-loko. Oo, oh, loko-loko. So, itong batang babaeng to, may ganun. Okay, good luck. Grabe, humilang ka naman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi ko, oh, so how many fingers does Summer have? Madami! Alam mo na kung sino nang galing yun. May... Oo, sabi nga ng mga friends namin, ilayo ko daw kay Pao. Sabi ko, hindi nga yun nga yung problema ko eh. Parang nasa dugo na kasi busy siya. So, alam mo yun, hindi naman sila lagi nag-uusap. Tapos, ganun pa rin yung sagot sa akin nung bata. Pero basically, yung kay Summer, sobrang loko-loko talaga. Na-combine yung kulit ko tsaka yung pagiging loko ni Pao. So, or baka grabe, hindi nyo lang din alam kasi kahit bata. Yung parang magugulat ka na lang na parang, ha? Nakuha niya? Wala man ako tinuturo sa kanya. Ganon din siya parang ako. Ganyan. Ngayon, baka hindi nyo lang din alam kasi pag bata, akala natin, ano, okay lang. Pero sobrang bilis nilang pumikap. Oo. Ang bilis matuto. Sobrang bilis pumikap din talaga. Grabe. Kung ano yung pinapakita mo rin kasi, yun yung gagayahin niya talaga. Pero nakakatawa lang yung meron silang nuances, ganyan, na talagang, wow. Ako yan eh. Wow, si Pao yan eh. Yung ganon. And si- I remember talking to a friend nung way before the pandemic na parang she was going back to work. Tapos sabi niya sa akin, nafe-feel daw niya yung parang nalulungkot siya na bakit siya nasa work, tapos yung baby niya, na iniwan niya sa bahay. Sabi ko, you know, the mom guilt will never go away. You just learn to deal with it. Especially ako, syempre magkaiba yung experience ko with Aki and Summer. Syempre with Aki, I had no choice. I had to work. Kasi I also had to provide for our small family. With Summer, I'm so blessed that I have a choice. Kung gusto kong magtrabaho, magtatrabaho ako. Kung hindi ko gusto magtrabaho, Pao gives me the choice not to work. So, ibang-iba. Pero ngayon na, if you're asking during the pandemic, at ako ay aalis para magtrabaho, since I haven't done lock-in taping yet, but medyo nahihirapan ako to comprehend because una for safety reasons, pareho kami ng industry ni Pao. Well, same with China. Pareho ng industry. So, hindi pwedeng, well, meron kami mga work from home, pero it requires us to go to work physically. Hindi kami pwedeng umarte sa, so, I mean, pwede na yon, possible, okay? Possible na meron mga projects na you can shoot sa bahay or through Zoom or, you know, but it requires us to be there physically. And right now, parang gusto namin na safe kami, safe yung mga bata. And that means na yung safety nila means merong silang kahit isa sa dalawa nilang magulang na andun para sa kanila. Whatever happens, hindi pwedeng
exposed kami pareho ni Pao. So, medyo nandun ako sa emotional side pa, honestly. Kasi, siguro rin, ang tagal ko rin silang kasama. I mean, it's been a while. It's been more than a year na we're just together. Tapos, before naman, noon, kami ni Summer talaga magkadikit. Kasi, nung nag-pandemic, kaka-one lang ni Summer. Ngayon, two. So, parang, I was supposed to go back to work before the pandemic. But, yun nga, hindi natuloy. Dapat pa naman yung project ko before. Medyo malayo yung shoot. So, sabi ko, oh my God, ganito talaga. Pero, sabi ko pa, blessing ata, parang ayaw pa ni God na mahiwalay ako dun sa mga bata. Kasi parang naiiyak na ako na, iiwan ko ng mga bata. Pero I'm sure na, once andun na ako, it will be something na parang, alam ko naman na tamang decision pa rin. Wala namang maling decision for a parent. Everything naman you do is out of your love and concern for your kids, diba? Yung voice that's given to us, you know, yung influence na meron kami kahit pa paano. But at the same time, it's also somehow for me a bigger responsibility. Hindi lang para sa amin na bilang mga nanay, pero parang feeling ko lang din, parang responsibility rin namin na ituro yung tamang influence sa kids namin, because sila rin at the same time, meron na rin silang, parang, meron na silang influence eh. Mm-hmm. And meron ding mga limitations din tuloy. Kasi I have a preteen kid eh. So medyo iba na rin talaga. So para merong mga parts of us being a celebrity na medyo kailangan ko i-balance na kasi gusto ko talaga merong normal na buhay yung mga anak ko. I mean, hindi naman kami parang sobrang sikat at alam mo yon, hindi naman kami sa hindi nakakalabas, pero nagkakaroon ng responsibility agad yung anak ko. Alam mo yun, kailangan nagbe-behave siya properly, yung mga ganyan, and he should also set as an example na syempre, sa age niya, paano niya maintindihan itong responsibility na to? Kailangan muna, isipin ko muna sarili ko, tsaka yung pamilya ko, di ba? Bakit biglang may ganito na outside our home, ganyan. So, it's special, but at the same time, it's also a responsibility. So, okay naman, masaya ako dun sa ganung klaseng influence. I'm very blessed and thankful for that. Pero it's something na very sensitive and paano ko ba sasabihin? Sensitive, yun, and critical, you know. Yun. Number one kasi yun eh. Marami kasi akong pangaral. As in, si Aki gumigive up siya sa akin. Ang haba, no? Yung parang, ma. Yung makikita mo, gumaganon na siya. Yung una, ganon pa yung upo. Yes, gumaganon siya. So, mamaya, humihiga na siya. Madden back na ako, ma. Tapos naisip ko, oh nga naman, ang tagal ko na nga naman dito. Tapos sabihin ko, wala siyang ano, hindi siya nakikinig. Ang tagal-tagal ko na nagsasalita. Pero, that's the first and foremost talaga kasi. Pray hard. Kasi, you know, even when we are not looking, alam mo yung mga times na hindi natin sila kayang bantayan, and eventually when they grow up, si God naman ang bahala sa kanila eh. I mean, sobrang importante yun, kasi yun na-realize ko nga, sinasabi ko kayo na yung mga uncertainties na talagang blurry sa akin before ako naging, I mean, yung hindi ko kayang ma-manage nung before ako maging mom, lahat yon nilift up ko na lang kay God kasi hindi ko kaya eh. I can't be there 24/7 for my kids, especially pre-pandemic. Eh, kahit naman ngayon, I mean, syempre magbabalo ka. Literally, diba? I mean, literally, you can't be there for them 24/7. Kahit na nasa isang bahay kayo, hindi yun possible. Eh, hindi mo rin hawak yung thoughts nila. It's something that I learned nung medyo tumatanda na si Aki. Syempre pag bata, medyo, alam mo yun, mas controlled mo pa sila. But as they grow up, they get to have their own minds, their own opinion. May mga bagay na hindi na sila sinasabi sa inyo, pero you just pray na i-guide sila ni God with their thoughts, with their actions, and yun talaga yung magiging foundation nila. Writer, PH, Studios.